Hello guys, what's up? What's up? Sorry, actually ngayon ay madaling araw na. At alam niyo na kung bakit ako puyat. May napanood na naman ako kay Tulpo. Kaya ako gumising guys, para magbigay lang ng reaction. Grabe talaga, ito mo itsura ko. Oh. Talagang haggard. Sobrang haggard. Pero ito, kaya ako gumawa ng reaction video na to. Dahil dun sa isang palabas o dun sa isang episode ni Idol Rocky Tulpo na tungkol kay Kapitan na may minulestiyang babae na nangangalang Maricar. Itago na natin sa pangalang Maricar. hindi naman. Hindi naman tinatago eh. Maricar. Nakalimutan ko apelido niya pero yun nga. Si Chairman ng Pasig inakusahan na namulest siya. Dinala sa Ox Manok ba yun? Yun. At ito nga, sumausaw na rin si Gagawad. Kaya lang ang problema, bago nga pala tayo pumunta dyan, ang tawag dito? Intro muna. Ayun. Tuloy na natin yung reaction. Nagkaroon ng problema. Marami nang damay-damay. Una eh, yung kasama ni Kapitan. Si XO ba yun? Basta. May kasama siyang isa. Then si Kapitan nagiinom sa Ox Manok. Then, nakasama nila itong babae. Si Maricar, at meron din kasama si Maricar na friend niya na inayaan din. Kaya lang, nung medyo nagkakalasingan na, marami na nainom si Maricar, lasing na. At itong si Kapitan naman, medyo chill pa kung sanay na sanay uminom. Doon na nagsimula. Hinahawak-hawakan na ni Kapitan yung mamaselang bahagi ni Maricar. Yun, sumakit daw yung kanyang kuweba. Kung anong pinasok sa kuweba. Ay no. Kaya nga yata ako napabalikwas eh. Kaya nagising. Dahil siya sumakit na kuweba. Tsaka na lalamas-lamas yung kanyang dibdib. Ngayon, si Kapitan nag-file ng case against Maricar. Come on! Hindi ko pa alam kung ano yung kaso ipa-file ni Kapitan kay Maricar. Pero nabaligtad na ang sitwasyon. At may lumutang na isang kagawad na ito yung sinasabi ni Kapitan na may hawak dito kay Maricar. So parang sinasabi niya na this is political, ang tawag doon? Political sabotage. Tama ba ang term ko? Basta, ginagawa ito ni kagawad para masiraan si Kapitan. Kasi ito si kagawad pala, may intensyong tumakbo na pagiging kapitan sa susunod na eleksyon. Which is hindi niya naman tinatanggi. Inamin niya na tatakbo talaga siyang kapitan. Eh, hindi niya tinatanggi kahit si Kapitan alam niya. From the very beginning, nagsabi itong si Kagawad na tatakbo nga siya na pagiging kapitan sa susunod na term, susunod na eleksyon. Ito na nga ang pinaka-nakakagulat itong huli. Merong isang Kernel Laksamana ang biglang napasali sa eksena. Tumawag si Kernel Laksamana ng pailalim kay Maricar kasi tutulungan niya raw. Which is really uncommon. Bakit siya? Kaya ang question ngayon, si Kernel Laksamana nga ba ay isa sa mga sugo ni Kapitan? Kernel? Sayang ah, Kernel. Eh, si Kapitan, 3 years lang yan. After nyan, tapos na si Kapitan. Mapapalitan na. Yung nga sabi ni Idol Rapi, di ba? Pero ikaw, Kernel, malayo pa yung mararating. Hindi mo alam. Kung magiging maayos kang Kernel, ang laki ng potential mo na umangat pa. Who knows? Di ba? Magiging general ka, magiging PNP chief. Hindi malayo yon, hindi imposible yon. Kaya yung advice ni Idol Rapi.
Yun, talagang dito mo sa dito sa nangyari ko, no. Dito mo makikita na madumi talaga yung politika sa Pilipinas. At yung influence, yung power, karamihan ay naaabuso. Kaya napakadumi talaga ng politika sa atin. Pati Kernel, pati, alam mo yun, baka pag gusto ko na tumakbong kapitan. Ang daming perks. Ay nako. Yun lang muna guys. Maraming salamat. At nga pala, panoorin nyo naman. Kasi hanggang part 4 na yun eh. At meron pa yung part 5 for sure. The commentary or reaction video tungkol dun sa palabas ni Idol Rafi. Na patungkol nga dun kay Maricar, kay Kapitan, kay Kagawad, at kay Kernel. Madami na. Yun. So, panoorin nyo naman. Panoorin nyo kasi hindi ko naman naibigay sa inyo lahat ng buong detalye. Puro mga pangalan lang. Pero mahaba yun, mahaba. Panoorin nyo. It's either papanik kayo kay Maricar or iisipin nyo na si Maricar ay hindi totoo. Na siya ay nabayaran nitong si Kagawad. Ewan ko. Pero doon tumatakbo yung istorya. Malalaman din naman natin yung totoo sa bandang huli. Yun lang. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye.